What's up mga ka-major? So, panibagong vlog na naman tayo para ngayong araw. So, ang gagawin po natin for this vlog ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng playlist sa ating YouTube channel. So, kung katulad ko po kayo na bago lang na content creator at gusto nating mas maayos yung ating YouTube channel, ay gagawin natin siya ng may playlist. Okay, so without further ado, let's start. So una natin gagawin syempre ay mag-open na browser. So open tayo ng browser. And then let's go to our YouTube app. Yan. Then punta tayo dito sa icon ng ating profile feature sa right side. Ayan, right side. Click natin yan and then punta tayo sa ating channel, your channel. Okay, so as you can see, ito na yung ating channel. So, i-click lang natin yung customize channel or either yung manage video. Pwede naman yung dalawa. So, it's up to you kung ano yung choose nyo dyan. So, dito, ipiliin na lang natin yung customize channel. So, pag-click mo yan, mapupunta ka sa YouTube Creator Studio. Ayan. So, as you can see, nandito na tayo no, sa ating wall na ating studio. So, makipapansin nyo dito sa left side, we have dashboard, content, and then yung playlist. So, dito po, no, bibigyan ko kayo ng dalawang paraan kung paano makakagawa ng playlist. And it's up to you kung ano yung mas magaan para sa inyong gawin. So, by the way, ano ba ang purpose ng isang playlist sa ating YouTube channel? So, ito pong playlist, para siyang compilation ng inyong video na halos same yung content. Okay? Kumbaga yung may part 1, may part 2. So, pwede mo siyang parang nag-create ng album. Diba? Nag-create ka ng album dito sa inyong YouTube channel. Kumbaga, kung for example, ay sinerge nila yung una mong video at ito ay naka-playlist, automatic doon sa suggested video, naka-follow up na agad yung second video mo. So, yun yung purpose ng playlist, no? So, unang option na ituturo ko sa inyo ay i-click natin yung playlist na tab dito sa left side. So, click natin yun. So, lalabas po itong channel playlist. Okay, so dito po sa right side, may kita nyo yung new playlist. As you can see on my YouTube channel, no, meron na akong tatlong playlist na ginawa. So, click po natin itong new playlist. And then, lalabas po yung ganitong box. Okay, so dito po yung title na ating playlist, yung title ng playlist na gusto mong gawin. And then, ito po, yung second option dito, yung drop box dito, yung visibility. So, tatlo yung pagpipilian, either public, private, or unlisted. So, lagi po natin itong i-public para napapanood ng iba yung ating mga video sa playlist. So, just for example, gagawa ako ng playlist ko, no? So, sabihin ko na dito ay, Kamijors Food. Or foodie, yan. So, ang may title na ako, ang visibility ko ay public, then i-create ko lang siya. I-click ko tong create. Okay, so ganun lang po yung gagawin nyo. Title, then yung visibility ay public, then create. So, pag-click natin yung create, yan. So, as you can see, meron na tayong playlist for Kamijors Foodie. So, as you can see, wala pa itong laman na video, zero video. Tapos, may kita mo kung last, kung kailan mo siya in-update. Then, so, dahil walang laman yan, i-edit natin. So, ito, edit in YouTube. So, pag-click mo yung pencil sign, lalabas ko yung ganitong view sa inyo, no? Okay? So, ang title ito, pwede mong edit ang title. Kung gusto mo siyang baguhin, may gusto kong idagdag. Then, ang kanyang visibility ay public. Okay po. Then, here, meron tatlong, tawag dito,
tatlong dot na yan. So, dito makikita mo yung pagpipilian. So, we have add videos, collaborate, playlist setting, or delete the playlist. So, dahil wala pong laman itong create natin na playlist, i-click natin yung add video. Okay? So, click natin yan. Pag na-click natin yun, may kita nyo dyan yung video search, yung URL, pwede mo yung ilagay, or yung sarili mong video. So, lalabas yung mga video mo dyan. Tapos, click mo lang kung ano ilalagay mo sa playlist. So, dahil food yun, so ito ilalagay ko siya, no? How to cook creamy mahabla. So, click ko yan. And then, pag nag-brew na po siya, okay, nag-brew na po, saka mo i-click itong add videos. So, pag na-click natin yung add videos, automatic mapupunta na siya dyan sa ating playlist. Ayan. So, may kita nyo na nabago dito. Meron ng one video with no views using this playlist. Pero may mga nanood na yan. Pero dito sa using this playlist, wala pong nakakapanood. Then, pwede rin kayong magdagdag ng additional description. Click nyo lang tong pencil button. Okay, to edit the description and then save. So far dito ayoko siyang lagyan ng description, so cancel ko na yan. Okay po. Then if we're done with this, we can go back to our home page. Ayan, click lang natin yung home. So babalik ka sa pinaka YouTube mo, yung loob ng YouTube. Ayan. Tapos balik tayo dito sa ating new channel. Okay, ayan. And then, ito. Customize channel. I-kiss ko lang ito. Papakita ko lang sa inyo na meron na tayo additional playlists. So, as you can see, we have here the Major's Foodie. Meron na siyang isang video. So, yun yung unang paraan, no? Using this playlist, then new playlist, then yung kanina. Then, yun, paano naman yung second way para makagawa ng playlist. So, punta ka sa inyong content dito sa left side. So, click natin yung content. Okay, may kita natin yung mga videos na ginawa natin. Okay. So far, ang ating mga video ay naka-public naman, no? So, ang gagawin natin, click natin yung mga gusto nating pagsamahin video. Just for example, ay ito. Click ko tong patapat which video ko. Click ko yan. Pag click mo yan, pag nag-check yan, nag-block. Ayan, may kita mo dito sa bandang taas. Meron kong isang sinilip. It's either i-edit mo siya, yung mga title, description, ganyan. Or, ito. Add to playlist. So, dahil playlist ang pinag-uusapan natin dito, click natin yung add to playlist drop-down button. So, isasuggest dyan yung mga current playlist mo. So, as you can see, andyan yung mga playlist na ginawa ko. So, i-click nyo lang uli yung new playlist. So, new playlist, click natin yan. And then, katulad ng kanina, maglalagay tayo ng playlist para dyan sa video na yan. So, just for example, itong video na to ay kami Major's Travel. Okay. And then, ang kanyang visibility, syempre, public. And then, click natin yung create. So, pag na-create yan, automatic, magkakaroon ng check button yung box dito. Nasa Commuters Travel playlist siya. And then, click lang natin yung save. Okay, so, playlist edited, as you can see. Then, punta tayo sa playlist kung na-save na siya. Okay, tingnan natin. Refresh ko lang. Baka mabagal ang internet. Okay, so tama na, mabagal yung internet natin. Okay, so ayan siya, no? We have the Commuters Travel playlist, the Commuters Foodie playlist. Okay, so ito po yung paraan kung paano tayo magkakaroon ng playlist. At pag pumunta tayo sa ating YouTube channel, click ko lang to. So, refresh ko lang ulit, no? Refresh lang natin kasi may binago ka, kaya kailangan mo i-refresh.
Okay? So, pag pumunta yung mga subscriber mo sa channel mo o yung mga bagong magsasubscribe sa'yo, pag clinic tong playlist, okay, di ba video, tas ito playlist, may kita nila yung mga kanamiit mo playlist. Ayan. Kamidius Travel, Kamidius Woody, ayan. Di ba? Naka-arrange na siya. At pag pinanood nila yan, yung mga video na nandiyan sa playlist na yan, ay nakasunod-sunod na. Kumbaga. Okay? Mas madali na nilang mapapanood lahat. Okay? So, I hope you learned something today, mga Kamidius. Thank you for still watching Kamidius Vlog. That's the end of our vlog for today. Thank you.